Hello guys, ako nga pala si Yuri Choi. At ngayong gabi nito, nandito tayo sa isang gusali kung saan ay babalikan natin yung mga sinasabing kwento na napapaloob dito sa building na to. Alam naman natin na sa bawat gusali ay mayroong mga kanya-kanyang kwento ng kababalaghan at isa yan sa mga babalikan natin. Gaya na lamang ng isang silid na ito dito kung saan ay mayroong sinasabing nagpakita at nakuhaan pa ng letrato. So susubukan natin kung mayroon tayong makukuha dito sa ating camera. Tara, silipin natin. Itong buong side ng building na to, itong office na to, sa umaga punong-puno ng mga empleyado. Pero kapag kumakagat ang dilim dito, wala ng tao at tanging mga ibang elemento na lamang ang gumagala-gala. Sabi nila dito sa side na to, dito mismo, yan, pakita natin, dito mismo sa side na to, kaya natatakpan na ito dahil umano sa nakitang isang image dito banda na nakuhaan pa nila ng letrato. Isang image ng isang lalaking nakabarong Tagalog na sabi na ang mga workers natin dito ay kumbaga nagkakaroon sila ng dinatrabaho sa gabi. So dito nakita nila, nung nag-selfie sila, sinasabi na meron silang nakuhaan dalawang image. Isa na nga doon ay yung sinasabing nakabarong. Dito naman sa gawin ito, sinasabing nagkaroon ng kaguluhan sa opisinang ito dahil sa isang kakatuwang nangyari sa isa sa mga empleyado. Ang mga isang empleyado na ito, sinasabi na meron siyang third eye na tinatawag. Normal sa kanya ang makita ng mga kung ano-ano nilalang, mga multo, mga espiritu. At doon sa mismong CR na yun, napapasukin natin mamaya, isasama ko kayo, doon niya raw nakita itong isang nilalang na nung dinaanan niya ay nag-iba ang kanyang pakiramdam. Itong empleyadong to, bigla na lang nag-init ang buong katawan, nag-collapse. Tara, samahan niyo ko at tingnan natin yung sinasabing CR kung saan may iba't ibang mga nilalang. Tara. So dito sa pintuan na ito, dito sinasabing nakita niya yung isang nilalang na nakatayo dito mismo sa pintuan. Nung dinaanan niya ay nag-iba ang kanyang pakiramdam dahil umano sa nilalang na yon. May kita niyo dito, mayroong salamin dito. Sinasabi nila bawal na bawal na kapag sa isang pintuan ay meron kang kaharap ng salamin. Siguro nasa isang area dito yung salamin na po. Dati, nung hindi pa inayos itong CR na to, meron tayong salamin dito. So nakikita yung pagpasok mo dito sa CR. At meron kami isang empleyado, ito kasamahan talaga namin, na naka-experience ng kakaiba dito sa CR na to. Kasi, nung habang nag-uugas siya dito sa lababo, dito yung salamin, ay meron siya nakita ng isang babae na biglang dumaan sa kanyang likuran. At nung hinabol niya, wala siyang nakitang tao. Hindi na rin naman nakapagtataka na mayroong mga kakaibang kwento dito sa building na to. Kasi, nung unang panahon, bago pa naitayo itong building na to, sinasabing yung kinatitirikan na lupa ng building na to ay dating sementeryo kung saan ay tinatapon yung mga bangkay ng mga sinaunang tao, ng mga Hapon, mga sundalong Hapon. Yun, kaya marami mga kwento-kwento dito. Sinasabi pa ng ilan na meron silang mga naririnig na batang tumatakpo-takpo dito. Yun yung mga naririnig natin kwento ng mga naka-experience na dito sa loob ng building. Yung may isang pangyayari
night shift din yung mga empleyado nun. Habang natatrabaho yung mga empleyado, ay meron silang narinig at nakitang batang tumakbo. Wala lang dun sa isang empleyado nung nakita niya. Pero nung pagbaba niya, sa kanya naisip na madaling araw na yon, bakit meron pang bata dito sa loob ng building. Natatandaan mo kung ano yung nangyari sa'yo dito mismo? Pwede mo bang ikwento sa amin anong eksaktong nangyari kung mabalikan mo? Pwede ko ibalik yung ano, pero yung petsa, nakalimutan ko na. Sige kuya, kung ano lang yung Sunday matatang? Yung Sunday. Mga 4, around mag-5 na yun siya. Pumasok ako para kumuha ako ng tubig. Kasi naubusan kasi kami ng tubig dun sa labas. Kaya pumasok ako dito. Hindi, pagkuha ko ng tubig, binagsakan ako ng pinto. Parang palit si tata to. Pagtingin ko ano, wala namang tao. Lakas yung bagsak, tapos wala naman hangin. Tapos pag ano, ng pintuan, mabigat man siya, hindi siya magaan mabigat. Sabi ko, imposible pag hangin. Wala naman hangin pumasok. Then, tinignan ko yung kasama ko mag-isa, baka sabi, baka yung nasa isip ko parang siya na gano'n. Tingin ko, naman siya, wala naman. Walang mag-isa. So wala talagang tao? Wala talaga. Anong naramdaman mo nun? Siyempre, takot. Anong ginawa mo kuya? Wala na lang, lumabas na lang ako. Tapos, sinabi ko sa kasama, ikaw yung nagsara doon? Sabi niya, dito lang ako, hindi ako umalis dito. Sunday yun, walang katao-tao, dalawa lang kami. Sa kasalukuyan, nagbago na ang itsura ng building na to. Ang dami ng renovations na ginawa. Pero dati, katulad ng lugar na to dito, meron CR dito. Na kung saan ay marami rin kwento na napasa-pasa na sa mga empleyado dito. Sinasabi na merong isang gabi na yung security guard, habang umiikot siya dito, may nakita siyang isang empleyado na kakilala niya na pumasok sa loob ng CR. Pero nung tinanong niya yung mismong empleyado, hindi daw siya yun. So, kung pagsusumahin natin yung mga storya, parang lumalabas na merong doppelganger dito sa lugar na to. Doppelganger na ibig sabihin, ito yung mga gumagaya sa maitsura, sa pangangatawan, ngunit hindi sila nagsasalita, nagpapakita ko. Tingnan natin. Minsan natakot talaga ako dito pag pinamunas. Dito sa loob, marami silang kwento-kwento. Kasi ito yung dating opisina ng unit namin. So dito sinasabi may mga tumatakbo. Meron na sa staff ng feet. Dahil nga, sabi nila, dito daw na ilibing yung mga sundalo dati.
taas may mga experiences yung iba nating kasamahan na bigla na lang nag-ooperate or nag-on yung mga machine, yung mga equipment, printing machines, ganun. Sige, dito kuya, ano yung experience mo dito sa hall na to? Yung tapos na ako nag-check ng mga ano, kasi minsan yung mga printer, panel ko, inoop na rin yan. So, bali, na-clear ko na lahat. Pumunta na ako dito sa may breaker, inoop ko na yan. Hindi ko pa na off. Parang hindi ko na ako naman nag-sumusutsut. Nasaan ka lang kuya? Nasaan ka dito? Dito, dito. Ano, dito ka na? Tapos, mga anong oras na to? Mga... Around 9 na rin. 9? Minsan, mag-robing kami. Nang gabi? Minsan, 8:30. Hanggang parang... Kami yung namimili na anong oras yan yung robing. Mm. Nung nag-robing ka, walang katao-tao dito? Wala na. Pero may naririnig kang sumisitsit? Oo, oh, dito na. Dito banda. At tapos, saan yung sumisitsit? Ina-off ko yung ano, punta ko doon, may nagsitsit. Inalikan ko. Saan? Dito ba na sumisitsit? Dito ba dito sa may tawi? Ay, dito. Pag-ringan ko na nun, nginto siya. May kinabutan ako. Hmm. Tapos, pagpunta ko doon sa breaker, ito na. Ah, kung mag-check ka, humihinto siya. Hmm. Pero pag aalis ka naman, sisit-sit naman siya. Doon na ako natakot. Kayo nga yung balabi. So, dali na akong inoop ko na yung breaker. Kumaripas ka na naman. Oo, hindi naman ako tumakbo pa. Nataranta na. Nataranta na ako. Yun lang yung stay. So, dito sinasabi yung merong sumisitsit dito sa opisina ito. Yung Xerox machine, bigla na lang daw na... Nag-open siya? Open. Tapos bigla na lang merong magsa-Xerox. Yun ang na-experience. Ah, kung experience mo? Kaya ako ba siya, ma-open siya? Paano mag-open? Parang... Yung ilaw niya. Nag-on? Oo. Kaka-ako na. Automatic siguro to. Hindi ko lang pinansin. Hindi naman. Kaya tinanggal ko na lang yung ano. Yung saksakan niya. Ako nagtatapos ang ating pag-iikot dito sa building na to. Kami dito, wala masyadong na-experience ngayong gabing ito. Pero lahat ng mga pinakita namin at kwento namin dito sa episode na ito ay base sa mga kwento sa atin ng mga mismong nakaranas sa kanila. Pero kung totoo man o hindi, dapat natin alalahanin na bigyan natin ng respeto ang mga nasa paligid natin. Mapanila lang man yan, tao, elemento, espiritu, o kahit ano pa. At respetuhin din natin yung kanya-kanya mga storya at karanasan ng mga nakaranas sa ganitong klaseng nilalang. Huwag natin kutyahin, bagkus intindihin natin sila. So yun lamang po, ako po muli si Richoy at maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa aming pag-iikot sa ating Halloween special. Hanggang sa muli po, Happy Halloween sa inyo! Creepy. Mata yung balibo ko.